sorry for all the things you have done in our lives, O Lord. Lord, we are so grateful. Lord, ikaw ang Diyos nga matinuman na among kinabuhi. Dili ka nagkukulang ang Diyos sa among kinabuhi, Ginoo. And we expect great things, Lord, this year 2021. Hallelujah! We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen. Glory to God. Hallelujah. Talagsa lang kita ma-exercise, ano? Nilinikuro lang kita ang atong balay. Woo! Glory to God. So welcome, matagusa. Sige din mo, sapit, welcome. Salamat kayo nandito ka ngayon. Lalo kang gumaganda at gumagwapo. Sabihin natin ang totoo sa ating katabi. Pag hindi mo sinabi sa iyong katabi, naawa ka at iyak ang gwapuhan. You know, if you appreciate people, especially kung nakikita mo yung mga gandang bagay, ibig sabihin, you appreciate yourself. Tama? Pag hindi tayo marunong mag-appreciate sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ay hindi po tayo nag-appreciate sa ating sarili. Ati ko muna mga kaibigan. Pag-anatog at atlungin. Praise the Lord. Okay? Waray na itong parag-adjust. Praise the Lord. Alayin ko mga mic na ito paruna. Naigo kita itong mga mic na iba. Okay na. Praise the Lord. Health excited ka na nga 2021. Mabuktuan. Mapabuli kong taapan eh. Magpala third round taapan eh. O naigo lang ko dito. Para ka tayo pastor, bisa na wala yung mic. Pwede, ano? Hallelujah! Praise the Lord. Pero ito yung lagi. Praise God. Hello, pag-guro ha? Pag-guro, ha? Hallelujah! Amen! Yan! Praise the Lord! Okay, you're excited? Ha, 2021. Amen! Ano 2021? Year of God? Year of the ox or year of the lamb? Of ox. Okay? Ox is very significant. Ano? Sarin pa ni Haring David, anoint me and give me strength like an ox. So, year 2021 para sa ating mga Kristiyano is the year of God's anointing. Is the year of God's strength regardless of our situation sa 2021. Marami pong prediksyon na 2021 ay mas matindi kaysa 2020. Okay, nakaranas tayo ng 2020. Marami pong mga lockdowns, pandemic. Subalit po ang 2021 ay mas mahigit pa kaysa lockdown. Hindi natin alam, malay mo kung this will be our last New Year. And there will be no more Christmas. Nag-uusap kami ni Pastora, kung ano ang mangyari sa salimutan, bumalik ang Panginoon, itagyan na rin yung balay, itang mga sarakyan, it mahabilin. Sige, di mo sapit, kinot magtatagyan, ikos por. Irahan na ako rito. Malay mo, di ba? Inat katapusan na. Ito ang katapusan na taon ng ating generations. Because lahat ng nakasulat sa Biblia ay natupad na. And there's only one prophecy na hindi pa natupad. And that is the coming of our Lord Jesus Christ. Are you excited for the coming of our Lord Jesus Christ? Parang hindi tayo excited. Are you excited for the coming of Jesus Christ? Hallelujah! Kaya, habang meron pa tayong opportunity, ay gamitin natin ang panahon na ito to share the gospel of Jesus Christ. Amen? Habang meron pa tayong pagkakataon, kaya sa ating mga kaibigan online,
na kasama natin pag-worship ay kailangan maging handa pa rin, pa rin kayo sa pagdating natin pa rin. Okay, buksan po natin sa Genesis chapter 8. Genesis chapter 8, verse 20 to 22. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia. Huwag kayong titingin dyan, wala po dyan ang versikulo. Nasa ating mga kamay. Genesis chapter 8, verse 20 hanggang 22. Okay. Wala Genesis? Kaya kulang ito yung Biblia. Ikulang yung Biblia, dahil makapot pagbalik yung ino. Okay, Genesis chapter 8, verse 20 to 22. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kung wala ka, ay makinig ka lang ito. Ready? Ano na? Okay, ready? Go! Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of man." Even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Pero salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga. Lord, thank you sa aming harapin na bagong taon, Lord. We expect, Lord, great and mighty things from you, O Lord. Dahil ikaw ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, nothing is impossible with you. For men, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Hallelujah! Kaya purihin ka at sambahin sa umagang ito na aming pong maintindihan at mausap ka sa aming mga puso. Ito ang aming sabog na nalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Tapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! I know most of you ay familiar po sa passage na ito because ito ang kanatapos pa lamang ng bahala. Okay? Walang natirang mga tao. Namatay ang lahat ng mga tao maliban sa wawalo na mga tao. Walo lang ang natira. Just imagine, maraming tao sa buong mundo namatay lahat. Walo lang ang natira. Sana, hindi walo lang ang madala pagdating ni Lord. Sabihin mo sa ikatabi, kasama ako dyan sa pagdating. Praise the Lord. Okay? So, ito po ay tapos na po ang baha. At si Noah ay lumabas sa ark. Okay? Sa ark. Ang arka na ginimo niya, naglutaw-lutaw for 40 days and 40 nights. And pagbaba nila sa arka, ito ang kaagad ang ginawa ni Noah. What is the first thing he did? Nung lumabas niya sa arka, ano muna niyang ginawa? Noah built an altar to the Lord. So, pag-usapan natin ngayong umaga is building an altar to the Lord. Bakit po mahalaga ang altar? Okay? What is the significance of an altar? Okay, kung babasahin mo po ang Old Testament, kahit sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, every time na sila ay may gagawin, okay, bago nila gumawa o bago sila mag-explore sa isang lugar, o lalo na kung hindi nila alam, they would build an altar before the Lord. Lalo na si Abraham, si Jacob, every time na meron silang papasok na lugar, habang sila nagta-travel, hindi nila alam. Okay? Ang ginagawa nila,
they built an altar at sila po'y nagsasacrifice ng burnt offering to the Lord. Tapos humihingi sila ng guidance sa Panginoon kung tama ba ang kanilang ginagawa. Dahil kapag hindi, nag-iiba sila ng direksyon kung ano ang guide ni Lord. Marami sa mga tao ngayon, pag may ginagawa, ginagawa ka agad without consulting God. Di ba? Kaya later, nalaman nila na nagkamali pala sila. Akala ko tama ang maging desisyon, hindi pala. So, pagkatapos po ng baha, na-wash out po ang lahat. Okay? Na-wash out. Walang natira. Talagang nilinis ng Diyos ang buong mundo. Parang ganun din sa ating buhay, di ba? Year 2020, maraming mga nangyari sa ating buhay. Merong magandang nangyari, merong hindi maganda. Tama? Hindi puro magandang nangyari sa 2020 sa ating buhay. Marami tayong ups and downs. Marami tayong mga panghihina. Minsan lumalakas tayo, humihina naman, nagsisimba naman, hindi naman. Nagbabasa ng Biblia, hindi naman. Pero ngayon, 2021, na-wash out na ang lahat ng iyon. Dapat panibago ang ating gagawin, mga kaibigan. Mga kabubuhan. Bago na itong buhay ito, siya tayo sabi, bago na tuwing, bago na itong buhay ito. Ha? Makulay kung bago na tuwing, ako talaga. Siya tayo sabi, bakit ako talaga? Kung ba natin ang pagkakundi mo, amo ka lang iha, wala ka ba bago? Kasumuni mo, di ba? Sa sinusumangin at mga tao, na di rin nagbabago, amo lang iha. Pero mga naman, hindi rin di rin sinusumahan na ako. In fact, mababasa natin mamaya, that even though the heart of men are evil from the childhood, mula sa pagkabata, but God has promised that He will never again destroy all living creatures. He will never again curse the ground. Kasi po ang Panginoon ay faithful sa ating mga buhay. God is so faithful. Hallelujah! So what is the significance of building an altar? Number one, it is the beginning of a new experience with God. It is a new beginning of experience with God because everything was cleansed and washed out by the flood. Lahat po ay na-wash out. Okay? Iwan ko sa inyo, basta para sa akin, nang dumating ang 2021, nasa isip ko, lahat na nangyari sa 2020 ay di na rin mababalikan, di na pwede mabalik. Diba? Ano yung pagiging faithful, ano yung pagiging unfaithful, di na mauutro. Kinala maghimo kita in bagong experience with God. Building an altar is the beginning of a new experience with God. Simulan mo, kapatid, mag-start ka ulit. Kung sa 2020, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nag-journal, ngayong 2021, you start your life sa tamang pag-start ng iyong buhay. Amen? Baka wala ng February, kasi dumating na si Lord ngayong buwan. Are you ready for the coming of Jesus Christ this month? Kasi may mga prediction. Nakapagalit mga tao, may mga propeta. February daw, mga end of the world. Si Magic, February. Pero walang pizza. February is the end of the world. Sangat yung mga Kristiyano na wali nila sisimba, hindi na babasa ng Biblia, natatakot. Lalo na yung mga tao na hindi na kilala sa Diyos, matatakot. End of the world. Ano mayayari sa aking mga investments? Paano ang aking bahay? Paano ang aking mga gadgets? Paano ang aking sasakyan? Natatakot sila, ayaw nilang maiwan. Kung sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Amen? Kahit mawala yan,
Ang importante, hindi ka mawawala sa presensya ng Diyos. So, what kung dumating ang end of the world, February? Ba, ang inyari January pa, mag-end of the world? Hindi natin alam. Di ba? Because lahat ng mga prophecy, ng mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, lahat ay na-fulfilled na. Isa lamang ang hindi na-fulfilled. At pagdating ng Panginoon, na kung saan Jesus is coming, riding with the clouds, hallelujah, and there will be a trumpet sound, and the angel will shout to those who are dead in Christ 4,000 years ago, and they will rise out from their graves. Yung mga buto nila na kahiwalay ay magkakalugtong-lugtong, hallelujah, at lalagyan sila, bibigyan sila ng laman, a body that is glorified, and they will come out from the grave and meet the Lord in the air. And to those who are still alive right now, in a twinkling of an eye, they shall be changed, hallelujah, and they will meet the Lord in the air, and they will be forever with the Lord, hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, therefore encourage yourself with these words. Kini-encourage sa kayo mga kaibigan. Kahit ano itong mga problema ng ating inaabot, pabilin kita din ang Ginoon. Ayaw pag sirin pagpulit yung Ginoon. Okay? What is the significance of building an altar? It is not only a beginning of new experience with God, but it is also a requirement. Sabihin natin requirement. Pag requirement, hindi ka mag-comply. Ano mangyayari? Ahulog ka. Di ba? Ano mga teachers natin yun? Requirement nga, requirement. It is a requirement for anything that you do for the first time that you recognize God as the source of everything. For without Him, you can do nothing. Sabi, ano man ang gagawin mo na first time na gagawin mo? Okay? Bahay na titira mo, first time. Trabaho na tatrabahoin mo. Okay? Meron kang sasakyan, nasasakyanin mo. Kaya hindi ginigit natin itatong mga gamit hapong balay because it is a requirement that you build an altar before the Lord. Para po yung lahat, for example, negosyo, meron kang negosyo. Okay? Ito sinisiri nga, soft opening. May siguro hard opening. soft opening, ibig sabihin, hindi pa kumplito, pero start na lang pag-open. Diba? So, year 2021, magkakaroon ng building of altar sa mga anak ng Diyos na bibigyan ng mga negosyo. Itatamin, tataga ni Lord yung negosyo. Ang negosyo nito ay milyon ng kapitan. Lima ko na gusto na kami ada blessing. Otro ko, to year 2021, ang mga anak ng Diyos ay makakatanggap ng kapital para sa negosyo. Amen! Ang mag-shout and amen, it shall be yours. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag natin kalimutan, pag mag-open kayo ng negosyo, it is a requirement of anything that you do for the first time that you honor God. Because God is your business partner. Kapag si Lord ang iyong business partner, hindi nalulugi ang negosyo kapag si Lord ang business partner. In fact, lumalago ito. Why? Because you will become an influence at maraming tao ang mahahire at maboborn again. Dati ka tao, di ba? Okay? Aday kita magtrabaho, ha? Bible study kita. Aday, pastor, aday na, ready na, aday nga, Bible tinga magtatrabaho. Pagkanina, pastor, kapag si-share kita. Sa yung galawa, Michelle, ikaw nalang Michelle. Ipagkwali na pag-share. Hirap na ito, mag-imagine, o natuo, natatagan ka, hindi gusyo, nakapartner ni mo, Lord. It may negosyo na, papauswagon pa rin. Amen. Hallelujah! Sobra pa sa iyong ini-expect if you build an altar. Kailangan po may altar. Okay?
So, ang significance po ng altar, hindi lang ito a beginning of new experience with God. This is not only a requirement of anything that you do for the first time, because you recognize God as the source of everything, but it is also an expression of worship. Altar is a place of worship. Ito po ay ginagawa ng mga true worshiper who give God all the glory and honor for all the things He has done. Hallelujah. So what it takes to build an altar? It takes an effort. It takes sacrifice and generosity, and it takes dedication. Bakit po? It takes an effort. Pag binasa mo ang Biblia, mga kapatid, hindi lang sasabihin, oh, atin ang altar na ini. No. Ang ginagawa nila, nag-aakot sila ng mga bato. It will take time to build an altar. Okay? Kukuha sila ng mga bato, they will pile the stones. Okay? Lalo-lalo na nung sila ay pumasok sa Jericho, yung sila Joshua. Bago sila sumalakay, they built an altar malapit sa Jordan River. At tawag dito, inihampaan mga bato. Dapat diri kulang, diri sobra. Si Abraham, diri dawa. Kaya nagpailayahin mga bato. Tapos hakot niya, kunhay ito mga bato, inhimo niya ng altar, and then nag-ihaw niya hinhayo nga nagpasigay yung kalagiging sulo as a burnt offering. So it will take time to build an altar for the Lord. Kailangan mo ng effort. Amen? So, hindi po hindi Kristohan mo niya na 2021 maghirubya. Amen. Bawal at hirubya na Kristohan. Amen. Kahit hirubya, hindi po kaunong sa inyong Biblia. Amen? Amen? It will take sacrifice and generosity. Because when you build an altar, you will invest your time. Diba? You will invest your life in building an altar for the Lord. And it takes dedication. Walang gamit ang altar kung ang offerer ay hindi nag-aalay ng kanyang buhay. God is not only concerned for the altar, but the person who offered in the altar. Diba? Nakakita kayo ng resulta kay Cain ni Abel. Both of them sacrificed to the Lord. Pero anong gin-honor ni Hino gin-honor ng Ginoo? He Abel o ni Cain? Ha? He Abel ang gin-honor. Pero ang kanilang mga offering ay okay. But ang kanilang puso, ang puso ni Cain ay maawaon. Okay, maawaon. Hindi niya gusto ng kanyang kapatid na tinanggap ang kanyang sacrifice, ang kanya hindi. Naniniwala ko na yun ang dahilan, because God looks at the heart. Tinitingnan ang puso ng Diyos, ang mga tao. Dili concern ang Ginoo, ganon din mo ginahatag ang Ginoo. Concern ang Ginoo kung ano't ala sulugan din mo kasing-kasing. Amen? Kaya yung mga magkasintahan, the first requirement talaga, hindi yung mukha, hindi yung tantalizing eyes or mahusay o guwapo nga naman. Kaya hindi nga naman, pwede tiya liwanan din mo. Pwede ka't magparitoke. Pero kasi kasi, hindi rin pwede maritoke. Pinagitin pagkatin doktor na, doktor, bago na kasi kasi, operahin daw. Ay, tamo, pwede operahanin daw. Pero kasing-kasing, hindi rin pwede pagkuhunin, doktor. And it is only God who can change the heart of a person. So, kailangan po sa 2021, ay handa tayo sa pag-build ng altar. Maraming mga altar ng mga Kristiyano, mga broken altars. Bakit broken? Kasi hindi na nag-aalay ng mga pag-worship sa Panginoon. They are broken
because wala nang panahon kay Lord. Is your altar broken? Or is your altar nandyan at buo pa? Broken or whole? Buo pa, tantal? Ha? Ano pa? Hello? O wala yung altar? Ano na nga din kita mga kredi? Di ba dahil siya, no? May natin mga altar, di ba? Kasi kahit yung altar, mga nga din nga ni, kahit altar, kahit ito ba doon? Altar nga ni, simbolo, it is just a symbol, a place of worship. Ano ang altar dito ng, dito Bagan Ramos, may doon nakatungtong ang tutig. May nakatungtong. O, ano nga ni nanay, buhay mo. Wala ako ba kaya? May nakatungtong. So, di ko na nasusumato nung ibuhat ko ang natungtong. Kaya kapag naging ko, pumati ko, hindi mo mamati ang abong pagkama. Kung nahangandala ko, direct nakita, nakatungtong kita. Ino, masaya lang ako, ino. Kay, ang natungtong, pag malino nga, nauhulog. Nauhulog. So, ako nagre-rescue na iyan. So, kasi ako nga, may nagod Diyos na buhay. Nga, ano ma-rescue ko na ako? Kaya hindi maka-rescue ako. Di ba? O pinala nga, na-born again ako, na kilala ko ang Diyos, na may nagod Diyos na makagarano, na inukod niya Diyos. Ang ginalakan na ako. Hallelujah! Okay? Ano po ang ginawa ni Noah after building his altar? Babalikan po natin ang salita ng Diyos. After building an altar, tapos na ang altar, he takes some of all clean animals and clean birds and he sacrificed burnt offerings on it. Anong classic sacrifice ang ibinigay ni Noah sa Panginoon? Burnt offerings. Okay? Sinunog ng halat. Sa Old Testament, kapag ikaw ay nag-burnt offering, simbolo yan ng prayer. Okay? The smoke from the burnt animals, yung sinunog ng burning animals, kapag ito ay dumidiretso pataas, ibig sabihin, tinatanggap ni Lord ang iyong burnt offering. Pero magsugat-sugat na ang aso, nagpapalit-palit aso, ibig sabihin, di rin kinakarawat, kahit kagahalan, malaking itkinaiyan. Pero tama ang iya kinahalan, pero nagahalan, di rin tama. Sa iyong palagay, tinatanggap ba ni Lord, kahit maganda ang iyong offering, pero iyong offerer, ibang itkinaiyan. Saan mahalaga? Ang offering o ang offerer? Offerer, di ba? Because your offering reflects what is inside of you. Di ba sabi ni Jesus, kung pumunta ka sa simbahan at meron kang handog at may galit ka sa isang tao, iwan mo muna yung gift mo at makikreconcile sa taong yun. Dahil hindi tatanggapin ni Lord kahit malaki, maganda ang iyong offering, pero ang puso mo ay merong hatred, merong unforgiveness. Kailangan patawarin mo muna ang mga taong may sala sa iyo before God will receive your offering. And it is applicable today. Maraming tao nagsisimba. Banal kung nasa simba. Pero paglabas, pag nakita ang kanyang kaaway, bubuyayawin niya iyang kaaway. Walay nalila ang tinuod ng pagsimba. Praise the Lord! Nga halida ang aking karawat nato ni Jesus Christ na akong kinabuhi. Gintanggal ang Diyos ang atong mga kadaan na kinaiya. Hallelujah! Ginwash out ang Ginoo. Parang tubig, nagwash out ang Diyos ang atong kinabuhi. And we start a new life in the Lord. Hallelujah! Kaya when we offer to the Lord, dapat po ay mula sa ating puso. Amen? Kami din yung mga namumunsoy, no? Pag mahatag ka na yung regalo,
it reflects your desire, di ba? Your intentions para iyan. Diyan ka nahatag na, okay, iniisip mo ang kanyang pangangailangan. Dahil mahal mo siya, binibigyan mo siya. Tama? Ganun din ang Panginoon. When we love God with all of our hearts, with all of our soul, at ang ahadag kita, Panginoon, we consider the offerer and also the offering. Pero sa Old Testament, pinapatay muna ang mga offering. Ang mga clean animals and clean birds, ipapatayan ay bago yan. Kaya kung ilagay mo yan, yung tupa na itumoy ko na pinatay, yung pigeon, yung birds, yung dove, at sindihan mo, ano mangyayari sa kanila? Ha? Malulupan ito. Ha? Kailangan patayin mo na yan. Pag buhay pa yan, hindi yan magiging tunay na sacrifice. Now in the New Testament, iba. Ha? Buhay, pero dapat mamatay muna. Buhay in offering, pero dapat mamatay. Sa San Pablo, araw-araw, ako'y namamatay. So dapat ikaw ay mamatay para ka maging tunay na sacrifice. Sana mamatay at mga kadaan kinabuhi. Kadaan kinabuhi. Di rin ikaw personal mamatay. Sigatin mo sapit, sana mamatay ka na. Ang kadaan, ha? Ano sa'yo ka? Matay po, ayaw. Okay, mamasakit ko po. Bahay ka rumatlo. Romans 12:1, nasa ni San Pablo. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a dead sacrifice. Tama? Living, ibig sabihin, hindi pinapatay ang sacrifice sa New Testament. Pero, spiritually speaking, yung ating lumang buhay dapat patay. Di ba? Pero buhay tayo. Sabi ni sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Kapag ikaw na crucified, ano mangyayari sa iyo? Si Jesus na crucified, ano mangyayari? Namatay na buhay. Namatay siya. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I that live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Patay na ako! Dapat mamatay ako ang lumang pagkatao. Because unless you die in your old life, in your sinful life, you can never be a perfect sacrifice. You cannot offer in that altar a perfect sacrifice. Mamaya, talagang sasabihin mo, Lord, patayin mo ako. Kapag nakita mo ang resulta ng Diyos kung bakit nalugon ang Diyos sa buhay ni Noah, ano ang ginawa ng Panginoon that will surprise us and will encourage us for this year 2021? Because if you believe it, it shall be yours. Mangyayari yan sa iyo. Handa ka ba mang mamatay ang iyong dating buhay? Sa ingatin ko lang ngayon, Lord, handa akong mamatay. Patayin mo ako, Lord. In Jesus' name. Ito mga kinayang linapakundi. Unteachable spirit. Mga buhay itong espiritu na kailan mamatay. Mga madaling masaktan. Ha? Ayaw magpatawad. Hasta kamatay, hindi rin ko magpapasaylo. Ito ang mga buhay ito, mga klaro ng kailang mamatay. At mga born again, dapat patay na ang kadaang kinabuhi. Pag di rin mamatay, hindi mo kadaang kinabuhi, di ka mo mamabangot yung kinabuhi. Bilis na kapagod pa yung 2030.
besan parod ko, di nung bagsak ko, hindi ka mababag ko, kundi nitutugutan ni Lord, Lord, pataya ang kalaan kong ginabuhi. Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya ipag-alaga nag-irugin ng pagsimba, hindi ka nalagin ko. Pagsimba itong Pasko, pagsimba New Year, pagsimba Biyernes Santo, pagsimba itong mga birthdays, pero pag-uuli hamalay, ikinabuhi yun pa rin. Panahon na ngayon na ang pangalan ng Diyos maging tunay na mga anak ng Diyos. They are still the same in the church, at home, in workplaces, in the midst of people who are unbelievers. The light of Jesus Christ is shining in your life, at nakikita nila ang iyong buhay na ikaw ay tunay na born again. Amen? Ang sabi ni Jesus, let your light so shine before men that they may see your good works. Nakikita nila ang born again, ito'y kuwaan. Nakikita nila, pero mga salita, ay born again ito. Baka hindi naman. Pero mga salita rin, ang mga kay born again ito'y buot at ito'y man. They will see your good works and glorify your Father in heaven. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. What is important today is the offerer. Sabihin mo sa iyong sarili, importante ako sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa Diyos. God is much pleased with the giver and not the gifts. God is pleased sa offerer and not the offering. Hindi. Ngayon, pupunta na tayo. What are the results of building an altar to the Lord? Pag malaman mo ito, mga kapatid, sasabihin mo talaga kay Lord, Lord, patayin mo ang aking lubong buhay. Pupunta na tayo. Pag ikaw ay naamoy ni Lord, hahanapin ka ni Lord.
ang maghahanap kay Lord? Kung sa trabaho pa, hindi ka maghahanap ng trabaho, hindi ka maghahanap ng pagpapala when your life is a sweet-smelling aroma before God, God will come down and find you and bless your life. Kaupahin ko, ano? Ikaw at bibili mo. Ikaw at bibili mo. Kung naghahanap ka ng trabaho, ikaw ang tatawagan. Hindi sasabihin na, Ma'am, kailan ako mapaluwag? Hindi ko magpapaluwag. Because when your life is pleasing or pleasing to the Lord, si Lord ang nagbibigay ng favor. Siya ang nagbibigay ng pabor para sa iyo. Kaya this year 2021 is a year of God's favor for your life. Kung anong nangyari sa 2020 na parang kayo wala sa iyo, God will multiply it according to your desire. Delight yourself in the Lord and God will give you the desires of your heart. When God is delight in your life, nakabahuyahin mo, kaupayin ko ang winning a born again. Nalilipay ko ang kini, inabuhin ni Bisan, damot, problema, manipayon lang yan. Kasi nga rin, maging nakababaho ang winning a born again. Dapat blessing, aborito lang iha. Kukuhaan ko ang mga blessing para makakilala ko. Mintagan na, di ka mong grateful. Ganyan si Lord sa ating buhay. So this year 2021, see to it na mahamog ka kapabangan sa Diyos. Sige at mo sabihin, kailangan lang ka maging mahamog. Bawal ang mabaho na born again. Walang mabaho ang born again dahil ang born again is a sweet-smelling aroma before the Lord. It's not because of your life, it's because of the presence of the Holy Spirit in your heart. Hallelujah! Dahil po sa banal na Espiritu Santo sa iyong puso, ikaw ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Anong ibig sabihin niya, mga kaibigan? When God is pleased with a sacrifice on the altar, He will find you. He will look after you. Hahanapin ka ni Lord. At kapag hinanap ka ni Lord, alam na ang gagawin. Maraming ibibigay ang Diyos sa iyong buhay that you have never experienced sa noong nakaraang taon. Hallelujah! Glory to God. So siguro na natin na mahamog kita ang bubangan sa Diyos. And what is that sweet-smelling aroma? Yung usok ng pananalangin. Ibalik natin ang ating pagbabasa ng Biblia, pag-journal. Kasi yung hindi nag-journal na nagbabasa ng Biblia, naninimaho ito yung kanan. Ninimaho ka na. Pero ang nagbabasa ng Biblia, lumaglaw, nagampo, kahamog Kristo ang matawal. Kahatag-hatag ito. Di ba? Kita na lang, ano, mahamog ba ako din? Kumating ulo, naninimaho na ko din ako. Wala na mong panahon ng Panginoon. Pero we must out that to the Lord. Amen? So, tika na natin. Kung naninimaho, kita naninimaho pa yung last year, yan na, na 2021, dapat mahamog kita ang tagal na ito para na ginawa. Hallelujah! At hindi lang yan ang sinabi ng Biblia. Okay? The Lord smelled the pleasing aroma and said in His heart, never again, sabi po natin, never again. Anong sabi na never again? Hindi ko na uulitin. Hindi ko na uutrohon. Never again will I curse the ground because of man. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kabuktuan, na kapag ang Diyos malipay ang atong kinabuhi, God releases His abundant blessings for this year 2021. Never again I will curse the ground. The ground, ibig sabihin ko ng ground, it is your workplace. It is your source of income. It is your livelihood. Ano man pinagkukunan mo para mabuhay ka at para sa iyong pamilya, God said, I will never again
again I will curse the ground because the ground is cursed from the beginning. Dahil sa kasalanan, di ba? Sinabi niya kanina, the ground is cursed. Magtatanim ka, maraming tutubong ibang mga baluwa. Hindi yung itinalim mo ang tutubo. Mas malaki pa ang mga baluwa kaysa yung itinalim. Pero ngayon, this year 2021, never again I will curse your ground. Hallelujah. Are you happy that God will release His abundant blessing this year 2021? At sinabi niya naman, never again, ibig sabihin, di rin niya papayagan ni Kristiyano magkulit. Nagkukulit Kristiyano dahil hindi marunong sumunod sa Panginoon. Naghihirap tayo dahil tayo ay gustong gumawa sa sarili nating paraan. Pero kapag sumunod tayo sa kay Lord, never again I will curse the ground, says the Lord. At ang next, anong sinabi ni Lord? Gusto ko itong sinabi ng Panginoon. The next, even though, kung akalain mo, even though every inclination of his heart is evil from childhood, kahit makasalanan ka, kahit marami kang ginawang kasalanan, ay hindi ko na i-course ang ikram. Just imagine, dapat din kapakyasan, pero mahal ka pa rin ni Lord. Ikaw daw, kung hindi mo anak nagkakasala, nag-iiba, hindi mo kalimitahin. Diba? Ito ni Mara. Pero ni Lord, iba, kahit tayo ay patuloy na ginagawa ang sarili nating kagustuhan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hallelujah! At sabi niya, inulit na naman niya ang never again. And never again will I destroy all living creatures as I have done. Ano din ibig sabihin niya, mga kapukuhan? It is God's faithfulness. Repeat. Never again I will destroy all living creatures. Ang Diyos po ay faithful even though we are unfaithful. He remain faithful kahit po tayo ay unfaithful. Diri kita pati umano pa rin kaya Panginoon. Malipay namin ang ginawa akong kinabuhi. Bisan ni tao makasasala, pag siya ay nagbago, automatic in bigness niya ni Lord. Look at the life of David. Si David may tinatagong kasalanan. Di ba? May tinatagos siya. Sikreto lang ang kanyang pagnanasa kay Bathsheba. At pinadala ang asawa ni Bathsheba si Uriah sa laban at namatay. Pero nagkaroon na ng secret love affair. At sila ay nagkaasawa. Nung nagkasawa sila, so legal na sila, di ba? Kasi namatay na yung kanyang asawa. Subalit, walang nakatago sa Panginoon. Nung humarap siya sa Panginoon, at nagkarap sila, ano nangyayari sa anak nila, di ba siya? Namatay. At para kay David, okay lang yun, pero may dumating na prophet. May dumating na propeta. Sabi ni prophet Nathan, mahal na hari, meron akong sasabihin sa inyo. May usap ka bubri na may niya karniro na matampo. Nagin na alagaan niya. Tapos mayroon lang Rico na dapat niya mga tupa. Pagdating ng bisita ng Rico o tao, ang ginagindihaw, di rin niya sarili nga tupa. Kinuha yung tupa ng bubri. Mahal na hari, anong gagawin sa taong yan? Yung mayaman na kumuha sa tupa ng, ano, ng bubre. Sabi ni David, kailangan mamatay yan. Ngayon din dapat patayin. Sabi ni Prophet Nathan, surely you are the man. Ikaw ang taong yan. And David did not react. Hindi siya nagreklamo. Siya po ay lumuhod at nagsisi at umiyak at umawit siya. Create in me a clean heart. O God, and a new right spirit within me, cast me not away in your presence, O Lord. Itong awit na yan ang inawit niya nung kinconfront niya ni Prophet Nathan. Kahit siya ay makasalanan, tinawag siyang a man
after God's own life. At siya po ang sumulat sa pinakamahabang libro sa Biblia. Kahit tayo ay maramot at kapakyasan, pag lumapit tayo sa Panginoon, magpakumbaba, God will change us. Babaguhin tayo ng Panginoon. Ang mahalaga, lumapit ka sa Panginoon. Pag hindi ka lumapit sa Panginoon, paubos, hindi ka mababaguting pinagulo. Sino gusto na baguhin ng Diyos niya na 2021? Hallelujah. God is faithful. Kahit marami tayong kapakyasan, walay sabayan. Salipad na, walang walay sabayan. Ang mahalaga, 2021, magbago ka na. Sige, tayo sabihin, magbago na ko eh. Magbago na. Kamukhang pera na nakikita, magbago na, magbago na. Ha? Yung mga taga-Jesus are of yours, hindi nagsisimba, magbago na. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kay Ate Bill Kaya dito, yung ating mga sponsor. Ako, pwede ako tumating yun, alas 3. Kaya, okay na Ate Bill, pakitang ng 2 hours, pwede ako pumunta doon, alas 3. Wala mo ulit. Ako, pagkakasal. Ha? Bisa ba doon ito, ato nito rain eh. Pwede doon magpagmaturong na anay, mas na oras. Di ba? Oo. Everything, di ba? Everything has a time. There is a time for everything. A time to worship the Lord and a time to attend a wedding. Which is important? To attend the church or to attend a wedding? To attend the church. Okay? Jesus also attended wedding, but he always first recognized the Father before attending a wedding. Because we are Jesus' follower. Kaya sa susunod, pag may magpakasal ng linggo, I will require the couple to attend first the church before the wedding. Pero 2020 pa man ito. Pero 2021, pag may magpakasal na linggo, I will require all principal sponsors to attend the church. Pag hindi, huwag papasukin yung mga principal sponsor pag hindi sumimba. Di ba? Hino ba ang kabinipit? Hindi pa may sponsor. Ito mga karasa. Kailang pagpapakasal, ayaw kong pagpapakasal ng tuwing mo. Ha? Amen? Sunday belongs to the Lord. Kaya pwede sa mado or anything, ayaw ko na tuwing mo. Ha? Teka niya na. Pero okay lang ito niya. Kay, siyempre, mahal na itong inner human arena. Nakikita tira yan. Grande human arena. Arena, inner you, God bless you. Okay, ito niya. Pero sunod, kung magpapakasal, kung masingkol, bawal it Sunday. Amen? Amen, Jisa? Oh, Jisa. Hindi pwede yung Domingo. Ha? Hino pa? O, ay mga naraga, ulit ako. Ayaw ulit Domingo kay hindi makasal ni Pastor Domingo. Kaya, pagkakawal itong wali, nakatulog ako. Nakatulog kami ni Pastora. Hindi kami na, Juan, na-relax kami. Kaya pagka, boss ni Lord, dapat trabaho. Pero actually, ay Pastor, kay, siyempre, bisa nito ang mga kaklips, alas 12, gabi, alaunan, magahaw, o kilang niya. Pero, kung pwede lang, bad principle, big in a man, like in a man. Sa susunod, di ba? Sa susunod, okay? Oo. Para naman, maganda yung ano, yung sitwasyon. I-honor pa si Lord, diba? Si Lord ang unahin, ha? Mga ladies? Amen? Yes, sir? Amen. Oo. Sige nga, ikuwan nga, bawalit ko ang duwing ko. May ikasal ba din duwing ko? Wala yan, no? Ah, may ikasal din unang-una duwing ko. Oo, himaya ka sa Domingo. Kahit mga ika ka sa Domingo, nawawala ka simbahan. Kaya may ma-happy, Lord. Okay. Ayun lang kita ito. Okay. God bless you. I love you, Reina Anterio. Don't worry. Kaya maumang kami ni alas 12, mga alas 3 sa pakan ko.
Peace, kita peace. Haleluya. Oke, tetap usul dan terima hukum Tuhan. Oke, resulta. Verse 22, the last result. Ini, open into 2021. Labit mga negosyente. As long as the earth endures. Ano ibig sabihin? Saktang may kalibutan. Ano ba tunat? Seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. At kin-highlight ko din yung akong notes, itong seed time and harvest, kin-underline ko. Seed time and harvest will never cease. Year 2021 is the year of sowing and reaping harvest. Kung hindi tayo nagtanim, itong year 2021, panahon ng pagtatanim at panahon din ng pag-aani. So ano pong ibig sabihin? Kapag ang Diyos po ay malugod, nalipay ang ginawa itong kinabuhi, God promised to bless all the work of your hands. Palakpakan natin ang Panginoon. God promised that seed time and harvest, habang nandito ka sa mundo, as long the earth endures. Every time you sow something in your life, in your, to your family, in the work of the Lord, sa gawain ng Panginoon, there is always a great harvest. Mas damanan mo pa nga hindi mo gina-harvest, ang hindi mo itatanong. Di ba? He Lord, dili sugad nga purpataw nga magtanong ka, hayag na akong bahin. No? Mas dakot din mo bahin. In fact, your harvest is greater than what you sow. Give, and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, ibabalik ang Diyos sa imong ginoo. Ang sikreto lang, build an altar to the Lord. So this year 2021, tayo mga Kristiyano, in-encourage ang salita ng Diyos to build an altar to the Lord. Family devotion is also an altar to the Lord. Every house is a church. Bawat bahay ay bawat bahay ay isang bahay. Hindi natin alam ang pandemic ito ay magpatuloy. Bawat pamilya, bawat bahay ay isang bahay. Ikaw na tatay at nanay, ikaw ay pastor at imo pamilya. Ha? Diri na nga, oh, yan na kay wala kami nai, yan na. Diri kami nag-schedule, wala lang kami devotional. Nagsasayaw ka. If you want to build an altar in your family, dapat every day, pagkatapos ng pangaw, gather your children, and read the Bible, worship the Lord, and pray. Not only during your scheduled time. Dahil kapag during na scheduled time, at hindi ka pa naka-start ang imo schedule, marurubak ang altar. Sige, imo sabihin, ayaw rubak ang iting altar. Ha? So, no to broken altars. Year 2021. Sabi po natin, no to broken altars. In this year 2021. Pag ikaw ay naka-schedule, ibig sabihin, kami niya pastor, nanonood kami. Because we are excited to see your faces. May ibang mga namong magbagahin, natataranta, nagoconscious. Diba? Diba, wala na mag-pick up, nakalikot pag-lipstick. Okay lang ito yan. Nalilita ko ang mga kita natin kanda Jesus ni Malin kay hindi mo magbukto mga pagkulihira, mga anointed mo magbukto. Ha? Bisa mo rin nila tatay. Okay? Kung adalahira, naniling ka mo din tao nila mga buhi. So, pero nagsisira ng ulong din mo. Tanong-tanong. Mga pamilya, na-improve na. At kita-kita ko, hirap rin mo, hirap masugulay ang family, hirap pa nagla-live din ni Lusaga family,
nag-i-improve na living up. May ating mission, ako sa pala ang ating mission, umutruhan ating mission year 2021. Nagkakumunta, nag-skit yun. Kaya nag-i-living up at pamanakan Diyos, parang ako naawa yung mga pastor na iyong kinakuhin. Kahit yung mga ibang ng pastor na nasa ko hirap pagkita ang mga live, hindi lang ako maaram, nagkikita hirap. Oh, pati nga po ng mga Martinez family, high-tech ni Tira, mga style. Tungkol ng Tira, anak. Panayin lang ito, ha? Panayin. So, kung mahimong adlaw-adlaw pag-live, adlaw-adlaw pag-live para i-share nato ang pulo ng Diyos. Okay, babalikan mo natin. What are the results of building an altar to the Lord? God is pleased with the sacrifice of the altar. Nanilipa ni Lord pag merong altar ang ating mga buhay. Number two, God releases His abundant blessings. Never again will I curse the ground. And number three, God's faithfulness is revealed. Never again will I destroy all living creatures. And the last, God promised this year 2021 to bless the work of your hands. Seed time and harvest will never cease. Yan ang 2021, palalawin ng Diyos ang ating mga live video. Whether you believe it or not, kuuhin na lang na damon din magpupromote year 2021. Damon magpapakatrabaho. Hallelujah. Itrabaho mo may sildo. Trabaho mo sa magpupromote. Hindi lang nag-expect na magpupromote niya yan ang year 2021. Amen. Hallelujah. Damon mapasar ang mga boarding exams. Mga mapasar. As with excellence. Ha? With excellence. Yung pastora, top notch rito yan ang board exam ng March. Oo. Oh. Top 1 ito yan. Kaya hindi mag-top 1, top 2. Dito na ito na, sana makapasar ka. Ayaw ito na. Kaya, what will happen if Pastora Rebecca will be top notch siya? Habukos sa Pilipinas, what will happen? Umatik, ikuha niya. Ikaw, i-feature ni Juan. Jessica Soho. Di ba? Oh, pero edad din mo. Pastora ka po, nagtap na siya. Anong ginawa mo? Nag-review ka? Hindi ako nag-review. Pero, bilang kinuha ginawa. Hallelujah. Tap na siya. Amen? Amen. So, ayaw na itapagunahon na walang mangyayari ng iba. But I believe it all of my heart. Merong mangyayaring maganda sa year 2021. Amen. Pero, ayaw pa huna-huna na walang problema. Mas damong problema sa 2021. Kontrahan year 2020. Pag dumating ang mga pagsubok, smile lang. Because we are confident to face this year 2021 dahil kasama natin ang Diyos. Malito kita ng talagang makukuha. Hallelujah.